May nagsabi sa akin, Ate Christy, ay? Si Josh ay binigyan ng reseta. Doon sa reseta ni Josh Aquino, naroon yung address. At nakapangalan kay Josh Aquino, yung reseta. Ano naman ang nangyari na kay Charis Pempenko, Morley? Actually, Ate Christy, tinext ako ni Raquel Pempenko. Eto, uulitin ko. Charis, sana may puso ka. Kung narinig ko tong kwento ito, hindi ako makapaniwala kasi sa ganda ng mukha niya at sa kanyang talento. Pero, Diyos ko, kamumuhian mo, kasusuklaban mo ang kanyang masamang wish. So, kleptomaniac tong ano na to. Klepto yun eh. Bakit kayo ultimo perdible kukunin? Hello naman mga kachika. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagbabalitaan. Kayo po ang aming inspirasyon. Kayo po ang tinatawag naming blood plasma para magpatuloy kami. Salamat po sa inyong walang sawang suporta. Nagpapasalamat po kami ni na Romel Chica. Damo, arigato gozaimashita. At Morley Aliño. Yes, maraming salamat. Naanahadong alahado ngayong araw na ito. Kabog, diba? At syempre, hindi po kayo naliligaw. Kabisado nyo na daan patungo dito. Ito po ang Showbiz Now Na! Yay! Ganda naman. Pag dumaan ka sa release ng trend, baka mapagkamalan ka talagang bilyonaryo. Ganda, Ate Christy. Mura lang sa Divisoria yan. Ito? Opo, Ate Christy. Magkano yung 65. Ito? Eh, ito naman. Ay, regalo sa akin to, Ate Christy. Ayan, ang isang kaibigan. Ang ganda, di ba? Sobra. Sobra. Okay. Naka, may mga private joke lang po kami na talaga naman simulan natin ito ng pagkasaya-saya. Eto na, ang kasamang Morley Aliño ay nakatanggap ng balita mula sa Houston, Texas. Pasosyal naman ang mga press. Tungkol kay Chris Aquino. Ano daw? Ano ba yan? Ano ba ang latest? Ano ba yan? Ate Christy, mula sa ating kaibigan, ayan, kakilala o source, eh may nagsabi sa akin, Ate Christy, ay? Hindi ito tiyak, hindi ito ikinukumpirma. Ito ay nakarating lang sa ating balita. Na one time, si Josh ay binigyan ng, tawag dito, yung reseta, Ate Christy. Gamot, reseta, Ate Christy. Ayan. Dire, kahigpit naman ang bilin ko, di ba? Next time, ayan, nagbigay ng reseta, Ate Christy. Doon sa reseta ni Josh Aquino, naroon yung address. At nakapangalan kay Josh Aquino, yung reseta. Halo ka nga, di ba? Oo, di ba dapat kung nagtatago kayo eh, hindi nyo na dapat nilalalantad yung mga pangapangalan. Oo, naku, siyempre, kung yung binigay yung address sa reseta, eh doon kayo nakatira. Eh, ano ang address? Ang address, Ate Christy, is 5123 Palm Royal Boulevard, Sugarland, Texas. Baka sa Bacolod lang yung Sugarland na yan, ha? Oo nga, ha? Gawa ng candy. Pero Texas, eh. Asukal. Pero Texas. Palm Royal Boulevard. So, ibig sabihin, Ate Christy, posibleng nando doon ngayon sila, Chris. Nakatira doon. Pero di ba pinadalan ka ng picture? May ipinadalang picture sa akin, yung reseta. Plus yung hinanap kasi nila, ginugel nila kung saan yung itong 1523. Ayun, Palm Royal Boulevard, Sugarland, Texas. May research nila at ito yung lumabas. Parang simbahan. Parang simbahan, kahit may ganun, matulis. Hindi, may cross. Parang may cross sa harapan. Tapos parang ang tahitahimik. Parang ang daming mga halaman, daming mga puno. Ay, parang baka ano yan? Fake news yan, ha? Hindi, pasalamat tayo sa Sergeant Marshall. Ibig sabihin lang nun, talagang kahit sa iba-ibang bansa talaga ginagalugad kung nasaan si Chris at ang mga anak niya. Mm-hmm. Yun lang ating pasasalamat doon. Pero kung tiyak o anuman, wala pong kasiguruhan ito. Dahil lahat naman ngayon ay talagang, naku, ang dami-dami naman naglalapasan talaga. Nagkahanap talaga, Ate Christy, sa lahat. Yung mga tao ngayon sa Texas, di ba? Yung mga nurses doon na mga Pilipina. Marami pa ng mga Pilipina nurses. Sobrang dami. Lahat sila curious. May lumalabas sa teacher sa TikTok yata kung napadaanan ko na okay na daw si Chris Aquino. Okay na raw. Sabi. Sana. Kabaligtara naman ang kwentong lumabas ng isang araw na patay na. Ang dami-dami nagtatawagan sa akin. Patay na nga ba si Chris Aquino? Naku, sabi ko, fake news yan. Huwag kayo maniniwala. Dahil kung namatay si Chris Aquino, sa kanilang kampo manggagaling ang totoong balita. Totoo. Ate Christina, iradyo ko nga yan. Maraming nagtanong din sa akin na kung patay na raw si Chris Aquino. Sabi ko, huwag natin
patayin ang isang taong lumalaban para mabuhay. Pero kasabihan Pilipino, habang pinapatay ang isang tao, lalong tumatagal ang kanyang buhay. Lalo yung pinagpapagawaan na ng nicho, lalong hahaba ang kanyang buhay. At yung pinapatay ka ng sadya, kahit hindi ka naman patay, pampadagdag daw po yun sa buhay ng isang tao. Kasi hanggang ganun ang mangyari, Ate Christy. Pero wag naman tayo maging negatibo para sa isang taong lumalaban ang kanyang buhay. Nakakaloko lang sa kwentong itong Chris Aquino ito. Hinaharap natin siya, wala siya. Pero pag di natin siya hinahanap, lumalabas siya. Napapansin niyo yan, di ba, Nay? Pagka wala na naghahanap sa kanya, bigla siya magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa pinakahuling pangyayari sa kanyang buhay. Tayo naman, nakatanggap din tayo ng dalawang ospital pinangalanan, yung MD Anderson Houston Methodist Hospital. Ate Christy, napakaganda daw ng hospital na yan. Diyan daw sinesearch o nagre-research ng mga gamot para sa mga cancer. Saka lahat yata ng mga may cancer na mga kilalang tao sa buong mundo, dyan sa MD Anderson, dinadala. At mga gumaling, Ate Christy. Meron ding Memorial Hermann Texas Medical Center. Mm-mm. Sa dami po ng malalaking ospital sa Houston, lahat talaga ay mababanggit. Pero hindi natin alam kung saan doon nandun si Chris Aquino. Tapos tayo mga Pilipino, patuloy ang panalangin natin sa kanya, nag-aalala tayo sa kanya. Pero wala man lang konkretong impormasyon ang matatanggap natin. Hindi. At saka doon sa sinabi niya, yung tinext niya ako, ang sabi niya naghahanap sila ng bagong ospital kung saan siya po pwedeng magpa-confine. At pati daw yung mga doktor, yun ang balitang huling-huli na alaman natin, pati raw ang team of doctors nagpalit si Chris Aquino. Ganon? Napaka-adigatente yung kalagayan niya na sabi niya kaya daw siya dadalhin sa Houston, nandun daw ang pinakamagagaling na mga doktor. Eh bakit ngayon? Tungkol sa kanyang sakit. At meron daw team na pinamumunuan ng isang Filipino-American doctor na yun ang tutuntun sa kanyang tunay na kalagayan at sitwasyon. Tapos ngayon wala na naman. Mm-mm. Back to zero na naman ang gamutan? Hindi ko lang alam. Magulo nga eh. Ang dami-daming kwento naglalabasan. Tuloy nga, hindi mo na malaman kung ano totoo pala ng fake news eh. Mm-hmm. Sa dami, Ate Christy. Uh-huh. Pero ako, Ate Christy, kung fake news o totoong news, ako honestly sa puso ko. Honestly, sa puso ko, Ate Christy, nalulungkot ako para kay Chris. Kasi dapat may sakit siya. Tayo mismo na dapat sana tantanan na natin siya dahil may sakit siya. Nagsana eh, pabayaan na lang natin siya kung ano ang ginagawa niya at kung ano nangyayari sa kanya. Kaya lang sa dami din, Ate Christy, ng mga impormante na dumarating sa atin, sa dami rin ng mga nagtatanong sa atin, hindi rin natin maiwasan na magbigay komento kaugnay sa issue kanyang kinaharap ngayon o sa kanyang kalagayan. Ayokong ibunton sa mga impormante. Eh si Chris Aquino mismo naglalabas ng mga kwento tungkol sa kanyang sitwasyon. Hindi naman natin tinatanong. Bigla siya naglalabas, pati detalyado nga eh. At saka ang labas niya, konte, bubuksan niya ng konte, bahala na kayo kung anong opinion nyo sa ipapakita. Kaya patuloy na kanya-kanyang opinion ang naglalabasan. Tinuturuan pa nga niya ang publiko na mag-Google para malaman daw kung ano talaga yung tunay niyang sakit. Kaya siya naghahain ng anuman para kainin ng publiko. Yun eh, sa kanya nagmumula yan eh. Kaya yan, mga kababayan natin, panika niya padala na rin sila ng kung ano ng kwento. Kaya hindi natin alam, baka strategy mat na ito para lalo siyang pinag-uusapan. Kaya binubuksan. Ito lang bigay kasi niya, bahala na kayo gumawa ng mga kanya-kanyang kwento. I-Google daw. Balahin tayong mga tao para i-Google. Diba? Pero ako, Ate Christy, nalulungkot ako para sa kanya. Lahat naman tayo nalulungkot. Kung ginagawa niya ito para siya pag-usapan, para wag mawala yung kanyang pangalan, nalulungkot ako kasi na dapat sana sa mga sandali ito, Ate Christy and Romel, nagpapahinga siya. Yun ang dapat. Na dapat sa mga sandaling ito, iniisip niya kung paano siya gagaling at ano ang magiging plano niya sa buhay niya kung sakasakaling may dumating na hindi maganda sa kanyang buhay. Kaya lang, sabi mo nga, unti-unti niya binabubuksan, sinisilip ng mga tao, nakakalungkot. Hindi, sa kanya talaga Morley nang gagaling. Yung detalye kung ano ang kanyang kalagayan. Wala naman alam lahat ng tao eh. Correct. Diba? Sa kanya naman nagmumula. Ngayon, kapag sinabi naman ng mga tao na ganito siya, bigla maglalabas na naman siya ng panibago. So, nagugulo. Siya mismo ang gumugulo sa kanyang sitwasyon. Basta karamihan ng ating mga kababayan, kahit nagagalit sa kanyang pamilya, nananalangin na sana'y malampasan niya ang paghamon na ito. Ganda at naman yun naman tayo. Din talaga, Ate Christy, ang ating hangarin para kay Chris. Kaya lang, minsan na nakakapagod na rin. Bakit? Siyempre, iniisip ko, nasa na ba talaga siya? Ano na ba talaga yung kalagayan niya? May ganitong kwento, may ganyang kwento. Nasaan na ba? Ano ba totoo? Ako naman, manggagaling ako sa karanasan ko. Na kahit hindi ko naman
ginawa ay pinagbintangan niya ako. Mas magandang wala na lang akong sabihin, di ba? Ay, tato. Ipinagdarasal ko na nga siya ng todo-todo, higit pa sa buhay ko. Pagbibintangan pa rin ako. Hindi na lang ako magsalita, gagawin ko na lang ang gusto ko para sa ikabubuhay niya. Ganun na lang. At sa mga kababayan po natin dyan sa Dallas, at dyan po sa, may isang lugar doon na talagang tumawag pa nga sa akin eh. Nang sabi, marami raw dumadalaw kay Chris Aquino ng mga politiko. Binanggit nga si Mayor Abby Binay at ilan pang mga politiko na laging dumadalaw kay Chris sa mga kamag-anak niya. Masasaya naman daw. Diba? Ibang version naman ng kwento yan. Diba? Ako doon na lang ako sa masaya kaysa doon sa malungkot. Ay, huwag palabasin na time is my enemy. Doon na lang tayo sa totoo. Kung anong tunay na nangyayari, yun ang ibalita. Huwag yung palalalain ng todo-todo at malalang-malala na halos hindi na malaman ng mga tao kung saan kukuha ng awa. Pero iba naman pala nangyayari. Sa totoo lang tayo. Yun lang yun. Pero salamat pa rin doon sa source. Sa ating kaibigan, sa ating source na nagtiwala sa atin. Thank you so much. At maminsan tumatawag sa akin. Okay, ano naman ang nangyari na kay Charis Pempenko, Morley? Alam mo, nakakalungkot ati Christy. Alam mo, parang nalulungkot. Ako din, nalulungkot nga rin ako sa kinauwian ng relasyon niya sa kanyang pamilya. Ano na ba yan? Actually, ati Christy, tinext ako ni Raquel Pempenko. Hindi ko na siya sinagot kasi parang ito na naman, kasama na naman ang loob ko na si Charis Pempenko namatay ang lola, namatay ang uncle, deadma. Tapos ngayon, namatay na naman ang panibagong uncle sa abroad, deadma na naman. Sabi ko nga eh, paulit-ulit na kayo nasasaktan. Sana tanggapin niyo na yung sakit na yon. Na, sige, sinasaktan mo kami, bahala ka na sa sarili hindi, mo. Hindi, tsaka, sa ilang ulit na nangyari, dapat tanggapin na nila, siguro inilayo na talaga ni Charis Pempenko ang kanyang sarili sa pamilya niya. Yun na yung malinaw. Na hindi pala nila matanggap, kaya try pa rin sila ng try, baka sakali pa, pero wala eh. Kasi baka ang akala ni Charis at namumuo sa puso ni Jake Cyrus, kaya lang siya kinokontak ng pamilya niya ay para sa tulong o sa pera. Baka yun, dahil sabi nga ng kwento, nadala na raw itong si Jake Cyrus dahil nung hinahanap na raw niya yung kanyang mga naipundar, walang naipakita ang kanyang ina. Hindi natin masisisi si Jake. Pero hindi rin natin masisisi si Mami Raquel dahil hindi rin naman natin tiyak kung si Mami Raquel nga ba talaga ang umubos ng lahat ng yon. Kasi in fairness naman kay Mami Raquel, nagtayo naman siya ng mga negosyo. Hindi ko lang alam kung ano ang mga sumunod na nangyari sa negosyo. At kung ano ang naganap. Pero bilang isang lola, bilang isang tita at pamangkin at bilang isang nanay, sana si Charis, eto uulit ko, Charis, sana may puso ka. Hindi, tsaka ang balita naman ng mga kababayan natin na ilang dekada nang naninirahan sa Amerika, si Charis daw ay nagpe-perform sa maliliit na mga pub houses, bar, ganon. Kasi nga, wala naman talagang kumukuha sa kanya, di ba? Samantalang kapapanood ko lang ng YouTube sa kanya yung mga audios niya, pinapalakpaka siya ng bonggang-bong. Ako nga pa ulit-ulit ko yung kay Oprah, kay Ellen DeGeneres, hanggang sa inalagaan na siya ni yung producer. Ang dami niyang nakadueto, pati kay Celine Dion, isinama pa siya. Sinayang ni Charis yun. Napakaganda. Hindi lahat kasi ng singers nabigyan ng ganun pagkakataon. Naman. Makaiba yun. Yes. Pero alam mo, naging puhunan ni Charis doon. Yung hirap ng pamilya, yung paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Naging interesado ang yun tao. Kumbaga, ginamit din naman ni Charis ang kanyang pamilya tungo sa pagsikat. Pareho lang silang naggamitan. Kaya pareho silang nagkakasamaan ng loob ngayon. Tanong na lang ko ngayon, sino bang mas mabigat na nanggamit kanino. Sa sitwasyon na to, hindi mo alam kung sino nagsisinungaling o pareho silang sinungaling. Oo. Saka naturalan lang na nabuhay ka sa mundo dahil sa mga magulang mo, wala ka utang na loob. Pero Ate Christy, di naman basihan kung nagtatrabaho siya sa maliit na bar. Nagtatrabaho, maliit ang kita mo. Ang usapin dito, yung concern. Kasi marami tayong mga kaibigan, mga kakilala ng mga DOH. Ano? DOH. Domestic Help. DH. Nga, DH lang. DH. DH. Ayan. DH. DH. Ayan. Domestic Helper. Oh! Na ang kakarampot ng kinikita nila, pero nagagawa nilang magbigay sa kanilang pamilya. Totoo kasi yan. Hindi naman yung kantidad, Ate Christy, hindi yung laki, kung hindi yung gaano mo kamahal ang pamilyang bibigyan mo. Pag-alala at malasakit. Yun yun. Palagay ko, iniwas niya na talaga yung kanyang sarili. Kinalimutan na niya ang kanyang pamilya para na lang siyang biglang sumulpot sa mundo na walang kinikilalang pamilya. Kasi kung iisip mo, kung pera lang niya, madali ibigay niya pera. Tapos na pera, hindi ganun yun eh. Ayaw niya talagang makipagbigyan. Magkaroon ng connection. Connection. Pero ang nakakatakot dito, at the end of the day,
yung realization. Ay nako, Hari, naman dumating sa kanya ang realization na yan. At the end of the day, sabi mo nga, it never ends. Noon pa natin sinasabi na pagdating ng panahon, malalaman niya kung gano'ng kahalaga ang pamilya. So parang hindi naman niya nararamdaman. Sa ngayon, oo, hindi niya nararamdaman. Pero darating at darating ang isang araw na maaalaala niya yung mga ginawa niya. Pero alam mo, matutuldukan lang itong kwento natin kapag mismo siya nagsalita kung bakit hindi siya nagpakita sa mga gumawa luma, na nga diba? Siya ng libro eh. Doon sa nabasa kong libro, saan namakmak talaga yung sama ng loob niya sa kanyang ina. Hugot niya na eh. Oo. Yung maliit ka pa lang, pag pinagalitan ka, pupukin ka ng tatakong ng sapatos. Yung ikaw ang kumikita, hindi ka binibigyan ng pagkain ng sapatos. Pero itinanggi ni Mami Raquel yun. Hindi raw totoo yan. Kaya galit nga siya doon sa gumawa ng libro. Dahil sabi niya, na makausap ko, sana kinausap niyo naman ako. In fairness to me, sabi niya, sana both side kinuha ninyo. Hindi yung sinabi lang si Charisse ang sumulat. Kasi, si Charisse mismo. Diba? Pero Ate Christy may editor yon. Sana man lamang, tinanong din siya Ate Christy kung ano nga ba ang totoo doon. Nakuha ko rin may punto niya na paano magiging katotohanan ng isang libro kung may itinatago kayong lumang kwento. Pero ang una niyan dapat kinausap yung anak niya mismo. Mm-mm. Kasi kay Charisse galing yung kwento. Mm-mm. Nilibag lang nitong mga taong ito. Kung baga publikasyon, chinek lang yung sinulat niya. Pero doon makikita mo talaga kung paano siyang ginamit ni Aling Raquel bilang isang makinang pambuhay ng kanilang pamilya. Ganon kalalim ang galit ni Jake Cyrus sa kanyang pamilya. Alam mo, one time ano, nakasama ko na sa show sa Canada si Charisse. Nag-guest siya sa Wawawi ni Willie Revillame. Nakita ko naman talaga kung paanong sumabay si Aling Raquel sa laki ng kita ni Charisse. Anong ibig mong sabihin ng Ate Christy? Branded ang lahat ng gamit niya. Ay, magahal. Oo. Sumabay siya talaga. Kumbaga, sa halip na siguro dalhin ang pera sa isang magandang propiedad o pupuhunanan sa isang negosyo, talagang si Raquel, siguro dahil sa kawalan din niya ng pula. Gusto may experience. Nangarap din. Mm-mm. Sabi nga natin, sumabay siya. Puro branded, bag, shoes, lahat. Galit din doon sa manager niya, no? Mm-hmm. Natural yung manager niya, hindi magsasalita ng laban kay Charisse. Tama. Diba? The manager yun, Ate Christy, pagtatakpan lahat yun. Yun ang ako. Na magpapadala kami, huwag niyo munang ilibin. Oh, diba? Wala. Tapos nawala. Ni si Aling Raquel, walang natanggap na wala, kahit ano. Wala. Hanggang sa nailibing, walang natanggap. Tingnan na lang natin kung ano mangyayari sa kanilang mag-iina, sa kanilang pamilya. Basta, may take-off na tayo sa mga personalidad na gumanda po ang buhay. Hindi lang dahil sa pag-arte o pagkanta at iba pang mga talento, kundi sinahugan po nila, kinambala nila ang kanilang trabaho. Mm-mm. Trabaho sa trabaho, pinaghalo hanggang sa yumaman. Sipag at tiyaga. Sipag, tiyaga at talino. Kapag mabuo nila yung pangarap nila. Okay, nakilala natin mga kachika si Miss Nanette Bedved bilang isang sexy actress. Napakaganda ng mukha, napakaganda ng katawan, magaling umarte. Nagbida sa mga pelikula. Alam mo naman, paborito nga natin siyang Darna. Diba? Darna! Isa siya na Darna! Darna! Pero nag-aral, nagpunyagi, nagsikap, hanggang sa makilala niya ang isang tao na mas magpapaganda pala ng kanyang kinabukasan. Ngayon, kanila na ang century 2 na. Diba? Tingnan mo ang kapalaran. Mm-hmm. Nag-aral siya. Naging cum laude siya. Sino mag-aakala na yung sinasabing sexy actress, sexy star, mm-hmm, ang gando na lang. Ngayon, billionaire yun. Diba? Yung mga dapat ganyan, mga nag-artista, may patutunguhan. Mm-hmm. Hindi lang yung talento ang ginamit. Mm-hmm. Diba? Yung utak talaga tungo sa tagumpay. Ayun. Sumunod. Naku, eto talaga. Alam, kilalang kilala naman natin ito. Nagsisimula ito sa nagtrabaho sa gabi. Hanggang nakilala. Hanggang nagkaroon ng pelikula na bigyan ng pagkakataon, mapakita ang talento. At habang namamayagpag, nag-ipon, nagsikhay, di ba, Nay? Eto siya. Nasa Amerika. Kompleto, maligaya. Nakamay na ng bahay. Oo. Oh, malasayang pamilya. Mm-hmm. Magandang pamumuhay. Mm-hmm. Tahimik na buhay. Ay-ay de las alas. Si Ay-ay de las alas. Ngayon po lang siya nakita sa pinakamaligayang punto ng buhay niya with Gerald Sibaya. At saka ngayon ko lang din nakita na masasaya ang kanyang mga anak, si Sancho Vito, na isang napakagaling na aktor. Yes. Napatunayan po niya yan sa maraming programa, lalong-lalo na sa Ang Probinsyano. Si Nicolo, nagtatrabaho na. Oh. Tapos si Sophia, si Budang. Tawag namin kay Sophia na maliit pa Budang. Tapos sinabayan ni Ay-Ay ng pagnenegosyo yung kanyang trabaho. At nagpiloto naman itong si Gerald, di ba? Ngayon ko lang
lang talaga siya na kakausap na walang reklamo. Alam mo, Ate Chrissy, siguro feeling ko ba't nagkaganyan si Ai-Ai. Ang formula nito yung pagiging mabuting anak. Kasi napansin ko ha, karamihan sa mga yumayaman, sa mga umuunlad, sa nagiging magandang buhay, sila yung mga taong mabuting anak sa kanilang magulang. Nagtanim ng kabutihan. Kaya may inani, di ba? Nakita naman natin, pumanaw na rin si Engineer. Di ba ang kanyang nakagisna kanila. Pero hindi rin niya pinabayaan yung tunay niyang nanay. Tinangkilik din niya, Ate Christy. Kaya si Ai-Ai, talaga ngayon ko lang siya nakikita na ganito kaligaya. Iba kasi ang masaya sa maligaya. Ang masaya, panlabas. Ang maligaya, panloob. Ngayon ko lang nakikita yan kay Ai-Ai. Pangarap niya yan eh. Kaya trinabaho niya. Focus niya magkaroon ng lahat-lahat na meron siya ngayon. Pamilya, karir, lahat. Ito, tinamasa mabuti niya. Kasi ang kasi puso. Kasi nangarap siya at nagkaroon siya ng focus. Mabuti ang namimitas puso. Ng bunga ng itinanim niya. Yes. Ikaw na talaga Ai-Ai. Ganda. Ikaw yan. Ganda. At saka, sa ganda ng puso mo na pati mga pare pinapag-aaral mo, yan ang ganda. Ay, ibang klase yun, Ate Christy, di ba? Parang siya isa sa mga pinaka-nirerespetong Pilipina na nagkaroon ng dahilan para bigyan ng pasaporte sa Rome. Sa mundo ng mga banal, kaya nga natin. Ikaw na! Ito naman, si Rita Magdalena. Dati, di ba, isa sa maraming sexy stars. Gumawa ng mga pelikula, nagtrabaho ng maayos. Ngayon, pumunta ng Amerika, nakapangasawa ng isang US Navy. Gumanda ang buhay. At hindi siya basta nanay lang at asawa. Nagnenegosyo din si Rita Magdalena. At sanay siya sa hirap. Kaya alam niya ang buhay na ito. Kailan lang nakabili siya ng isang resort sa bandang Visayas. At hindi pinagbabago ng panahon. Gumanda na ang buhay, hindi nakalilimot. Nakakatuwa ang mga taong ganda. Mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting asawa, mabuting nanay. Equals tagumpay. Perfect. Yun naman talaga. Oo, napakaganda no. At eto, hindi na natin kailangan pag-usapan to sa pagiging super rich. Kasi mula siya sa wala, nakulong ang tatay niya. Oo, everything talagang nangungutang pa. Walang alam kung ano ang gagawin sa maghapon, sa kukuha ng pandamit. Lahat pinagdaanan nito. Si Marvin Agustin. Si Marvin Agustin. Nakulong ng ilang dekada si Tito Danny, kanyang tatay. Nung makulong ang tatay niya, si Marvin ang naging puno ng pamilya. Breadwinner. Siya ang breadwinner. Siya rin ang nagpapaaral sa kanyang mga kapatid at pamangkin. At lahat ng pagtitipid ginagawa talaga ni Marvin nung kapanahunan nila ni Jolina. Lahat ng pagtitipid ginagawa niya. Kung pwede lang na puro ex-deal, yun ang gagawin niya. Saan nga naman nakakita na ikwento ko na dito yun eh. Pabubuksan lang niya ang aircon kapag malapit na siya sa bahay. Diba? Ma, malapit na po ako. Pwede nang buksan ang aircon. Nanghihinayang siya doon sa pambayad sa kuryente na wala nga naman tao doon sa loob ng kwarto niya. Bakit bubuksan na? At ngayon, ilan ang restaurant? Ay, Christy, saan ka nakakita ng artistang nagbabaon? Siya lang yun. Oo, totoo yan. Yari, fried chicken, itlog, ganun. Ganun siya. Ang laki ng utang na loob talaga ng mga tao sa kahirapan. Pinakamagaling na guro ang pinagdaanan nating kahirapan. Sa totoo lang. Number one yan. Yun yung hugot ng mga artistang magagaling umarte at sincero ang pagganap. Yung mga ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, kailangan na workshop. Kasi para maisulat mo ang buhay, kailangan buhayin mo ang buhay. Kailangan nando ka sa loob. At saka one time, naging controversial siya dahil sa kanyang lechon. Kutsinili ba tawag ito? Hindi siya nagkatwiran ng kung ano-ano. Inamin niya ang pagkakamali niya. Sa mga hindi po naging masaya, ibabalik ko na lang po ibinayad ninyo. Pasensya na po dahil may mga nangyari. Hindi sabay-sabay na uminit yung oven. Ganun ang tao, marunong humarap sa katotohanan. Walang yabang, Ate Christy. Hindi siya pinagbago ng panahon. Siyempre, Bea Alonso, napakaganda. Open book naman yan sa lahat. Kumakatok sa mga kapitbahay pag may audition at saka kapag may taping ng hiram ng damit, sapatos at kung ano-ano pa. Pero tingnan naman natin, sabi ko nga, laki ng utang na loob natin sa kahirapan. Dahil naramdaman niya yon, gusto niyang lumundag para naman sa kagandahan ng buhay ng kanyang pamilya. Tama naman. Kaya nakita mo naman ang kanyang pamamalakad sa kanyang finance. Yung Beauty firma. Oo. Nakapabenta na yung mga bunga ng mangga. Ilang daang mangga yun. Ang ganda ng pamalakad pati sa pamilya. Pabait sa magulang, sa mga kapatid, sa lahat. At nako, hindi lang siya naging maligaya. Lahat sila. At sa pag-usap
kalusad ng panahon, napakaganda pa rin, ano? Walang kupas. Oo, oh, ang ganda-ganda pa rin niya. Talagang sa kaidara niya, kontemporaryo niya, siya pa rin yung talagang mapipisil mo at itatangi mo dahil sa kagandahan niya. At marunong humawak ng pera, ha? Mm-hmm. Sino at iinan lang yung mga artistang nakabili ng bahay at lupa sa ibang bansa? Yan. Spain, ang mahal-mahal sa Spain. Oh, sariling bahay, farm na pagkalaki-laki, ilang pong hektarya, bahay sa Spain, maligaya ang buhay, nakakain ang nararapat nilang kainin. Di ba? Premium yun eh. At tingnan mo kung ano na siya ngayon, wala na siyang ininitir, pati pag-ibig niya ngayon. Perfect. Pero, hindi rin tayo tiyak kung kasikatan Ate Christy dahil hindi pa siya nahuhusgahan matapos na lumipat siya sa Channel 2 at nandito na sa GMA. Pero matagal na niyang naisip yan. Ano ang pinaka-ugat nung pagtatabi niya ng kanyang kinikita? Hmm. Naniniwala siya na walang promise sa buhay ng mga artista. Nandito ka ngayon, ang dami-dami mong proyekto, bukas makalawa, ang dami nang dumating, nasa ibaba ka na. Hindi ka na prioridad. Yun ang pinaghandaan ni Bea Alonzo. Tignan mo naman ang paglipat niya, wala siyang project. Pero ito, pagtapos ng pandemya, nakabili ng bahay. At ang TV, siyang TV commercials. Diba? Isipin mo. Ang mahal-mahal ng bayad dyan. Kaya sabi daw niya doon sa bankbook niya, kinakausap niya, pagka sobra-sobra na, pwede na ulit bumili. Pag kulang, pupunan pa ulit. Ang galing niya. Napakadisiplinado. Premyo yan ang pagiging mabuti ng kanyang puso. Yung susunod. Ay, ay, the best. Uh-huh. Ito talaga. Kukuha po kami ng mga lalagyan na punong-puno para maibigay sa kanya. Alden Richards. Ewan ko na. Ikaw muna. Basta ito, talagang nakita ko nung nagsisimula, nag-guest-guest pa lang hanggang matapos nung nakita ko, nakasama ko pa siya sa concert ni Ai. Pagkatapos nun, simple ordinaryo. Biglang ilang buwan lumipas. Hala, pinakikilala ng solo. Hala, iba. At hindi po niya ginawa ang kanyang kasikatan ng magdamagan lamang. 10 taon po may pinagtiis niya. Sabi ko nga sa'yo, nung bago pa lang ako sa TV5, 2010, yung alakdana pinapanood ko sa tanghali pag nagme-makeup ako. Sabi ko, iba tong batang to. Sisikat tong batang to. Una, gwapo. Pangalawa, lapitin ng tao ang itsura. May karisma. Magaling umarte. Ngayon, ang katawan, kinalolokahan. Lalo yung sa bortang-borta. Sa yung bortang-borta. Kasi, ultimo si Ann Curtis, ha, tumitili sa kanya. Napakahat! Panga, muscle, pandesal, lahat! Sarap. Ang sabi niya, isa lang, pinagtrabahuan ko po ito. Sipin mo naman. Tsaka Ate Christy, ang daming proud na proud sa kanya. Yung mga teacher na pinanggalingan niya, yung sa Santa Rosa de Lima. Pati yung mga kaibigan. Alam mo, doon kasi nag-aral yung anak ko eh. Nakakausap ko yung mga teacher. Very proud sila. Kinukuwento nila kung paano maghirap si Alden Richards. Hindi daw nila akalain na isang batang magaling umarte. Kasi mahilig daw mag-drama to. Sumasali siya mga school plays. Oo. At ngayon, meron na siyang sariling McDo sa highway ng Laguna. Yes. Ilang pong tauhan ang nabigyan niya ng trabaho. At ito pa maganda doon, di ba na yung nagpandemya, hindi daw siya nagbawas ng empleyado. Oo. Pero imot, nilaban niya daw yun para lang matulungan. Pero ang conscious, isinara niya. Kailangan naman, kapag nakikita mo na yung piso mo ay 5 na lang talaga, bakit pa? Isara mo na. Kasi matatalo ka na ng matatalo. Yung kinikita ng isang establishment mo mapupunta doon sa White Elephant kung tawagin, hindi kumikita. At saka, yung pagiging marespeto niyang anak doon sa mami niya, yun ang iniiyakan niya palagi. Naaalala niya sa tagumpay niya ngayon ang mami niya. Silang dalawa nang harap nito eh. Pero nung mabuo ang pangarap, ang matupad, siya na lang. At saka nakakatuwa sa kanya Ate Christy, may kapatid niya na babae, pinag-aral niya yun. Tapos na! Grabe yun. Binigyan niya yun ang negosyo. Yun lahat. Ngayon, ang nasa McDo. Nasa siya yun. Diba, meron pa siyang tumutulong siya sa mga scholars. Meron siyang paaral. Mga kaklase niya, nakarapat dapat, tinutulungan niya. Hindi po siya nagdadamot, kaya hindi rin siya pinagdadamutan ng kapalaran. Oo, ito yung artistang kumakabeg, pero nagbibigay. Oo, ito yung bumalansi. Diba, pero, pero Ate Christy, hindi natin siya inaangat dito dahil paborito natin siya o hindi natin sinaangat dahil ikat siya. Ang sinasabi lang po namin dito, yung katotohanan po na kung sino si Alden Richards. Kasi minsan sabihin ko, kasi hindi nga po namin siya nakikita mula nung magpandemya. Ano lang po namin yun na sinasabi namin po ito dahil ito po yung totoo. Totoo po namin nakikita. At nasasaksihan natin yung kabutihan niya. Yun ang nakakatuwa sa kanya. Marespeto sa lolo at lola. Wala talaga siyang pinagbibigay
nadadamutan ng kanyang pagkalinga. Napakabait na bata. Di ba sinabi ko noon, ang batang matulungin, ang batang mapagmahal sa kanyang pamilya, tinuturuan ng Diyos ang publiko na mahalin sila. Ganun na nangyayari. Si Alden ay minamahal ng publiko dahil sa mga magagandang bagay na ginagawa niya. At pinakamahalaga, marunong siyang magbalik ng sukli. Sa Amerika, may lalapit sa kanya. Papapicture siya, kinakausapan niya. Hindi tulad ng mga ibang unang sumikat kesa sa kanya. Pumayag naman daw pero nagkamot ng ulo. Ay, mapapagka. Ay, yung iba nga, di ba, tumatakbo pa? Na parang bang may galis yung tao na papapicture sa kanila. Eto ha, parang blind item to, pero totoo-totoo ito. Sumikat itong male personality na ito. Super sikat. Kunwari, makiusap ka sa akin na magpapapicture ka. Babae ka. Hi, papicture po. Papicture daw. Sige. Ay, please po, kasi crush ko po kayo, eh. Crush daw niya ako. Ganon. Sama naman ng ugali. Oo, off ka dun. Ganon siya. So, pinagtatawanan niya. Kaya kita mo naman, pasadsad na siya. Ay, ito, Ate Chris. Ay, nako. Bulong mo nga. Kung masakit, kahit sa inyong dalawa, mas masakit para sa akin. Oo nga. Oo nga. Para, paano? Inaano yung mga fan? Uwisit yung gano'n. Kung ako yung... Na. Kung ako yung magpapapil, gano'n niya ako. Ay nako, salamat na lang. Hindi kaya dahil hindi niya mailabas yung tunay niyang pagkatao. Alam mo, ako nga kunwari, ako yung fan. Pwede pa picture? Gahim ako. Pwede pa picture? Pwede magpa... Sa iyo, selfie. Selfie raw, oo. Oh. Eh, nabuisit ako. Oh, anong gagawin? Bakla, tumigil ka. Bakla, tumigil. Papapicture sa'yo. Sabi ko na nga, kaya ganun ang ugali niya, ay dahil siya isang... Bakla din akong papapicture sa'yo. Barna! Yun lang. Ah, yun na. Okay. Ay, so, paano pa yan? Oh, paano pa yan? Paano pa yan? Yumama na siya sa kawalang hiyan. Dirty-dirty na siya? Oo. Pagkatabi mo siya, maliliit ka. Nararamdaman. Sinasabi niya sa kapwa singer. Na ano? Kunwari, katabi niya yung si ano. Ang gwapo-gwapo mo naman. Sasabihin sa kanya, pumunta siya, gwapo-gwapo ko raw. Ganon. Ganon siya. Walang respeto. Badding. Ay, nako. Badding. Eh, kasi bakla. Hindi ako bakla. Bakla. Hindi ako syokla. Syo. Pero Disney. Kung ibang itinuan natin, si Neri Nai. Ayan naman ang kakaano mo. At saka ang kanyang asawa, of course, si Chito Miranda. Yan ang magandang. Yung silang kompleto, silang dalawa mag-asawa na may pangarap, nagtutulungan. Ito ang maganda. Gusto ko yung pagtatanim nila ng mga gulay, paggawa niya ng mga gourmet. Si Neri Nai, lagi namin kasama nung sumali siya sa Star Circle Quest. Mahilig siyang mag-alaga ng pusa. Sinasama namin siya sa Nueva Ecija. Bata pa siya, mahilig na siya talaga sa halaman. Ganun. Oo, talaga mahilig. At yung halaman na yun, Ate Christy, ang ginagamit niyang pangsangkap doon sa mga iniluluto nilang pagkain. Yes. At Ate Christy, sa kanilang restaurant, ang kanilang specialty ay kare-kare. Tsaka ko alam niyo lang ang pinagdaanan ni Neri Nai, no? Ito na yung premyo sa buhay niya. Sobra din magmahal itong batang ito. Namuhunan din talaga lahat ng tsaka. Lahat ay gagawin para maiangat ang pamilya. Mm-hmm. Ito na yun, si Neri at Naig na pagkaganda-ganda ng face. Oh. No, kahit walang makeup. At si Chito Miranda, lumulutang katalinuan. In fairness, Nay, ha? Ang galing niya mga birada niya doon sa Idol Philippines. Gusto po namin pasalamatan ang mag-inang Arlene Andes at Chris ng Belgium. Mag-ina sila. Gigising lang sila para tayo panoorin. At tapos, matutulog na rin. Tapos, ang aking anak-anakan na si Roy De Leon ng Liver Gold. Milyonaryo, pero pinapanood tayo. Hindi siya mapapakali hanggang hindi pinapanood na paulit-ulit ang SNN. Roy De Leon ng Liver Gold. Mabuhay ka, anak. Thank you. Makakainom ba tayo ng Liver Gold, Nay? Ay, napakaganda na produkto niya. Minom niya. Oo, ano ba yan? Vitamin? Liver. Baka sabihin mo, salams. Salams. Siyempre, pag liver, ano ba yung Tagalog ng liver? Baga? Lungs kayo. Atay! Iba ba yung baga sa atay? Lungs atay? Anong ka ba? Ang lungs. Ang lungs baga. Oh. Ang liver. Ang liver. Atay. Yeah. Ang kidney. Bato. Ayan. Okay na. Okay. Alam mo na. Alam ko na.
Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Ay, naku, ito na ang kwento. Nung narinig ko tong kwento ito, hindi ako makapaniwala kasi sa ganda ng mukha niya at sa kanyang talento. In fairness, talented to. Babaeng ito, maganda ang mukha. Pero, Diyos ko, kamumuhian mo, kasusuklaban mo ang kanyang masamang wisyo. Bakit ano yung masamang wisyo? Naku, te, ito na. Pag pupunta siya sa isang pictorial, naku, asahan mo, te, yung photographer, meron siyang hinano. Nandito pag umaayos sa actress ha. Nandito yun eh. Dito ko nilagay yun, yung bagay na wala. Ay, sir, ting! Nag-isip, sino ba ang huli kong artistang pictorial? Siya ang unang pumayag. What are shades? Nawalis. Ay, siya yung huli. Isip, okay. Alam mo, photographer, may siya. Pagtapos yan naman, pagtapos ang pictorial, dito yon, dito nakalagay yun, meron to eh. Ginamit niya kanina to, ginamit niya. Wala. Wala. Eh, siya ang huli. Laging ang usap-usapan na ngayon ng mga grupo ng mga photographer. Napupunta sa'yo yan, may nawawala. Ito daw yung actress na kahit sa taping, shooting, ano, ultimo perdible, ultimo pin sa buhok. Na mga kasamahan niyang artista, te. Sa lipstick. May alam nga akong kwento dyan, Ate Christy. Sa taping, pagkaparating na daw tong aktresa na ito, sisigaw daw yung EP sa staff. Itago nyo na! Ay, para alarmado na. Alarmado na, nakagano na yung mga bag. Grabe. Nagtitaping. Hindi dahil yung mga kasamahan niya dahil. Matinggal siya. Tinatago nila talaga yung ano, yung mga gamit nila kasi tama yung sinabi mo, Ate Christy. Brush, lipstick. Ang klepto, kahit ano, para lang mapagbigyan ang kanilang sariling kagustuhan. So, kleptomaniac tong ano na klepto actress. Yun, eh. Bakit ay ultimo perdible kukunin? So, kaya ba nay, wala na ito sa industriya? Oo, wala na siya. Matagal na kasi nabukelya na nga siya. Buti hindi siya nakusasan. Hindi ka na magre-reklamo kung nawala lang sa'yo yung lipstick. Oo. Pero ito yung mga tao na kulang sa pagmamahal. Ibig sabihin, Ate Christy, ang mga taong nagmamatus ay kulang sa atensyon. Kung ba sa tondo yun? Nyonyok niya? Ganun din ba? Eh, magnanakaw sila. Sabunutan sila. Hoy, amin yan. Amin na nga yan. No. Hoy, hanger namin yan. Bakit na sa inyo yung hanger namin? Ganun kasimple. Hindi, tsaka sa tondo, ibang klase, naglalakad ka. Pinitas lang, ano? Ay, marami doon, Ate Christy. Ano yun? Sanay na sila? Ang galing-galing naman. Pinag-aaralan niya, Ate Christy. Oh, meron na school. Pinag-aaralan niya. Mamaya mo natapusin yung lotion mo, ha? May isang kilalang basketball player. Nagkaroon siya ng girlfriend na singer. Nakilala rin yung singer. Alam mo ba, tumayo ka dyan, sasabihin niya sa boyfriend niya, kukunin niya yung wallet, walang narandaman yung boyfriend. Did you feel anything? No. Did you notice anything? No. Ang galing-galing. Alam mo ba ang gagawin niya? Wari nasa department store sila. Just stay outside. Di ba meron yung mag-window shopping kayo, mga manikin? May mga suot na damit. Pagbalik ko, dala ko na yan, dalawa na yan. Pagbalik niya, dala na niya talaga. Ang galing niya. Ang galing. Nakaw niya talaga. Talaga? Oo. At Christy, ako rin may kwento. Matindi to. May kwento rin ako, Ate Christy, kapitbahay namin, dalawa. O tatlo sila. Eh, nakita ko sa isang mamahaling mall. Tinawag ko yung pangalan. Ay, chuchuchuchu, hello, hello. Alam mo, pag-uwi sa amin sa tundo, pinagalitan ako. Hindi raw sila nakakuha. Dahil tinawag ko. Kasi, so, magkakakonive to. Magkakakonive yan. Kasi Molly, sabi niya, kung kukuha kami doon at mahuhuli kami, siguradong kasama ka. Dahil kilala mo. Ang bait din naman yun, si Nilpakan niya. Maiba ko, extension doon sa boyfriend, the basketball player, at saka singer-actress. Itong singer-actress na ito, magaling ang kamay. Napakabilis ng kamay. Ay, ang ganda ng boses niya, no? Tsaka magaling mag-perform. Tsaka maganda rin ito. Oh, sabi ko na eh, nag-aaral yata ito eh. Alam pala nila kung saan kukunin para huwag maramdaman ng biktima. Na-practice kasi yan ng bongkang to. May eskwelahan ang ganyan. May eskwelahan. O, ituloy mo na yung sa actress na matinggera. So, ito na. O, ano nangyari? Pangatlong. Yung pictorial. Pictorial uli. Ito na yung mayaman. Talaga mas pamoso. Talaga mas makilalang-kilalang na talaga to. Na lahat talaga pag ikaw na hinawakan itong photographer talaga. Ay, big super star ganda mo. Tsaka big star ka na talaga. In fairness, bida-bida na kasi to. Siyempre, pictorial. Pag nagsisiyer ka kasi sa mga magagandang anong... Ang kompleto ng gamit. Kompleto yung kasi. Sosyalera talaga. Sosyal na anong pangayama talaga. Oo. Marami kang makikita mga
mga naka-stock sa comfort room ng studio. Tuwalya, sabon, lotion, shampoo. Basta pang hotel, ang ite. Nakuti, hindi ko kinaya ang eksena niya. Eh ano yun? Hindi, nung nag-CR, o last niya, kinuha niya lahat yung mga bagay-bagay na nasa CR noon, nilagay niya sa bag. Nagkamali lang si bakla. Eh, mukhang hindi yata nakaano. Nakasaradong mabuti. Hindi niya na isara. Mga shampoo, shulot. Hala, ayun, doon bumababa siya. Tumutulo sa bag niya. Kaya lang ko lang siya. Ang pangit. Julie Andrews. Nung sabi niya po ito, may tulo. With lotion. Doon. Ginetlock niya, pati mga naka, ano na, sabon. Oo, kaya ngayon, usap-usapan na siya sa circle ng mga photographers na mag-ingat ka dyan. Kahit mga kasama niya sa taping at shooting, alarmado na siya. Ang parang bagay na bagay sa kanya yung pangalan niya, no? Oo. Matinger si. Oo, di ba? Oo, di ba? Oo, di ba? Alam mo kung sino ang makakakilala sa kanya? Tita Dolor Guevara. Ayan! Sinasabi ko eh. Alam na alam niya ni Tita Dolor Guevara. Kung sino ito. Kaya maililigaw. Totoo yan. Pero dapat yan. Alam mo sa sarili mo na meron kang ganun. Dapat yun. Meron kang kasamahan na nagpapaalala sa'yo. Oo. Dapat may ganyan. Dapat may posas? Ganun? Hindi. Guevara, may mga na kamay na gumagapang. Oo. You don't do that. Yung kikilos ka pala. Diyan talo. Ano yan? Alam mo pero ano mo ba? Ang pagtalo pala. Alam mo ang gamot doon ati Christy, kumukulong langis, isaw-saw sa kumukulong langis. Matigil ka dyan. Romel, maraming salamat. Maraming pong salamat. At sa inyo pong lahat. And of course, Miss Tondo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. At ano ba gagawin? Ay, ito na nga. Mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa aming mga uploads. At ikalembang po ninyo ang bell dyan sa inyong... Saan? Sa inyong... Ikalimbang po ninyo ang inyong bell para ma-notify po kayo na may bago po kaming upload. And thank you so much sa lahat mga sumusuporta sa aking Morley Alinyo. Ito ang Tondo. Isa lang po ang hindi niya tatanggapin ay... Pera. Madalas sinasabi ko at Christy, pagpapadala po kayo, puro in-kind po kasi ayoko po talagang humawak ng pera na hindi ako. Pero wag po kayo masyadong maniwala. Kailangan ko sa chair. Namin po kilala. Pero kung ipipilit po ninyo, sige po. Ayun na. Lumabas na na. Nag-uusap kami ang nagnanay. Pero ati Christian, sabi ko talaga, lahat tatanggapin ko, pera lang ang pera. Yung tenga ko, para bingaw. Para lumipad sa aking tulog. Ay, nako. Lahat pong ito, mga kachika, para sa inyo. Pati po buhay namin, kinakalkal na namin para sa inyo. Para magkakakilala po tayo nang hindi po tayo nagkakailangan. Siyempre po, mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Ito po ang inyong programa at ito ang... Showbiz Now!